Ayan, magandang araw sa inyo lahat guys. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon na video is kung paano ba tayo mag-add ng channel sa ating YouTube. So, kung mayroon na tayong mga existing na YouTube channel, makakapag-add pa kasi tayo niyan. So, paano ba natin gagawin yan? So, based nga dito sa research na nakita natin, i-click natin yung avatar natin on the upper right hand corner and click the gear icon, YouTube settings, next to Creator Studio. Ang next step natin would be click see all my channels or create a new channel. And our last step is click create a new channel, just give it a name, select a category and click done. So ito yung mga steps. Pero to further guide you, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo actual na mag-a-add ng channel sa ating YouTube account. So, let's watch this guys. Mag-a-actual tayo na mag-add. Ang una nyo step, of course, is pumunta tayo sa browser at i-login nyo yung mga YouTube account nyo using your email address. So, on this video, nakapag-login na po ako ng YouTube channel ko dito, na i-login ko na po yung email address ko dito. So, ayan, nakalagin na po ako. Ito yung name ng email address na ginagamit ko. And then, kung makikita nyo, ito na yung isa sa channel ko. Itong email address na to, mayroon akong dalawa. So, may dalawa akong YouTube channel dito. So, itong trending movies at itong trending news. So, paano ba tayo makakapag-add ng channel dito sa existing email address natin? So, i-click lang natin itong, itong icon nga ng channel natin dito sa upper right. And then, punta tayo dito sa settings. Click natin yung settings. And then, kapag nandito na tayo sa settings, ang makikita natin ay itong mga to. May choose how you appear and what you see on YouTube. YouTube channel. So, ito yung mga existing channel natin. Makikita natin siya dito. So, isa to. Ito yung dito tayo naka-login sa account na to. So, para makapag-add tayo ng other channel, i-click lang natin itong add or manage your channels. Add or manage your channels. Again, ito po yung i-click natin. And then, kung makikita nyo po dito, makikita nyo dito yung lahat ng channel na mayroon kayo ngayon. Like this one, dalawa po yung channel ko dito. And then, ito po, ikiklik lang natin itong create a channel. And then, sabi nga dun sa step-by-step guide na binasa natin kanina, to create a new channel, create a brand account. This brand account can have a different name than your personal account. For example, a business name or another name that you choose, so brand account name. So, pangalanan na natin yung channel natin. For this example, gagawin ko siyang Chinese drama. Chinese drama. So, and then, i-click ko na yung create. Pwede naman natin mapalitan yung channel name natin later. So, i-click na natin yung create. And sabi nga dito ay by clicking create, you agree to YouTube's terms of service. Learn more about channels or brand accounts. And then, ayan. So, ito na yung bago natin create na YouTube channel. And, ayan, Chinese drama siya. So, wala pa siyang subscribers kasi nga kaka-create lang natin. Ayan, dahil mayroon na tayong bagong channel, pwede na tayong mag-upload ng video. Ayan, so Chinese drama under dito sa email address na to. So, tatlo na yung email address, yung YouTube channel ko na connected sa isang email address. So, ganito po mag-create ng, mag-add ng other channel, YouTube channel, sa existing na email address natin. So, ayan, wala pa pong laman. Kasi nga, kakagawa lang po natin, join April 29, 2021. Pag i-customize natin yung channel natin, ano ba yung makikita natin dito? Ayan, ang sabi nga dito ay hello, new YouTube studio, goodbye classic studio. So, kung medyo napapansin nyo, medyo nag-iba na po yung YouTube natin. Itong classic studio, wala na daw to. So, hello, new YouTube studio na daw. So, kung may mga tutorial kayo na napapanood before, maaaring hindi nyo na siya mahanap dito sa mga kasalukuyan natin na settings na mayroon. Ito pong tutorial ko na to. Ginagawa ko po ito ngayong April 2021. So, ang sabi nga dito ay YouTube Studio has personalized insights, the latest news and insider tips, better analytics and more. Take a tour of the new studio. So, pwede kang mag-take down ng tour. So, i-close na natin yan. So, layout, branding, basic info,
And then, pag pumunta tayo sa content, of course, wala pa tayong content kasi nga bago lang yung channel natin. Ayan. So, again, mayroon na tayong bagong ad na YouTube channel. Ganito po mag-add ng bagong YouTube channel sa existing email address na meron kayo. So, careful lang po tayo sa pag-create ng channel, lalo na po kung actually, ito pong channel na to, create ko siya as experimental channel ko. Kung mapapansin nyo po, iba po to sa main channel ko. Kasi ito po ang main channel ko. Ito pong my subscribers na medyo madami po. So, careful po tayo sa pag-create ng channel kasi mayroon man po tayong privilege na mag-add ng as many channels as we want. Dito kay dito kay YouTube, pero kung sakaling may magkaroon kasi ng violation or mga strikes yung account natin, kapag yung isang channel ang nagkaroon ng strike, possible na madama yung other channel natin. So, kung mayroon tayong balak na gawing experimentation or something na mga i-upload natin, ina-advise ko mag-create tayo ng bagong email address for that. And then, yun nga yung gawin nating experimental channel. Huwag nating i-a-add dun sa existing na email address na gamit natin sa ating main channel para kung anong strike man yung mangyari dito sa experimental channel natin, hindi madadama yung main channel natin. Ayan, yan lang po sa ngayon. And kung may katanungan kayo, just comment down below. Thank you for watching.